Hi, so I wanna address this video specifically dun po sa aking mga viewers na nakapanood nung vlog ko 3 months ago about sa nagbakuna ako nung mga tuta ko. Okay, let's talk. Alam niyo guys, bigla ako napagawa ng video na to. I was in the middle of making my homework for a subject requirement. Well, reading break naman namin, my disclaimer in that. Tapos bigla ako tong na-encounter itong screenshot na to from a batchmate of mine. Pero guys, disclaimer, please. Please don't send hate to this person, to this YouTuber. I made this video to enlighten all of you, to give knowledge para malaman nyo na may ganitong nangyayaring issues sa veterinary medicine. Give you guys an overview. This is actually about a video kung saan this YouTuber made a vlog wherein she was vaccinating her puppies with a 5-in-1 vaccine at home. From the title itself, it's like a tutorial kung paano mag-vaccinate sa isang puppy. From the title itself, it is alarming. Yung vlog na yon na upload niya about vaccinating about her dog was actually 3 months ago na. And then, ang naabutan ko na lang video is from the apology video. Ito yung apology video niya. Napaupo ako bigla nang wala sa oras. I just want to inform you guys na yung napanood nyo pong yon na video na nagbakuna ako nung tuta ko during nung lockdown area namin is mali po. Lahat po ng ginawa ko sa video yon, hindi nyo po siya dapat gawin. Lahat po ng ginawa ko sa video yon ay mali dahil meron po tayong malalabag na batas. If ever gagawin nyo, kagaya yung nagawa ko, which is the RA 9268, sections 30 and 33. Sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng vet med students and professionals na nakapansin ng video ko para sabihin sa akin na mali yung ginawa ko at inexplain sa akin ng Ito, the fact, nag-vaccinate siya ng aso, it's illegal. And there is actually a law tungkol doon. Tamang-tama guys, nag-aaral ako ng ethics ngayon, which is all about law related sa veterinary medicine na course namin. Ito, wait lang. Isasabihin ko sa inyo yung law ha. Nandito naka-state na sa laptop ko. Yung Republic Act number 9268, which she actually said, this is an act to regulate the practice of veterinary medicine in the Philippines, repealing for the purpose of Republic Act number 382 and for other purposes. Tapos yung nilabag niya doon is from Article 4. 4. Sabi ko 4. Kamali pa akong number, may ganda talaga akong mag-isa pa. Article 4, Section 30 and Section 33. Ang sabi sa Section 30, it shall be unlawful in any person to practice veterinary medicine in any of its allied branches, including veterinary dentistry, without a valid and existing certificate of registration and professional identification card, license yun, issued by the Board of Veterinary Medicine and the Commission. Dun palampalya na siya. Section 33, a person who shall practice veterinary medicine in the Philippines within the meaning of this act without a valid certificate of recognition and a valid of professional identification card, again yung license, or a valid special permit issued in accordance. So guys, dun palang, maling-mali na talaga. There are things like this. There are actually hindi licensed personnels na gumagawa nito dahil madali lang magturok. Oh guys, madali lang magturok sa aso. Tuturok mo lang dyan eh. Pero ang hindi nyo alam behind it is paano yung administration, saan parte dapat ituturok, ano yung laman ng vaccine na ibibigay nyo, kailan kailangan ng aso yung vaccine na yon, paano yung pag-handle ng vaccine na yon. Those things, a professional would know. Alam mo, siya lang yung napansin siguro ng mga vet students, mga vet professionals na nag-upload ng itong video. Pero ang daming tao na gumagawa ng ganito na illegal. Very misleading siya to a lot of viewers. It gives an information na parang, ah, ganun pala, kadali lang ang vet med, ganun lang pala, hindi ko na kailangan doktor. Where in fact, it is an essential na kailangan na meron kang doktor para sa animal mo. Take note guys, having a pet is not basta-basta lang. It's a big responsibility. Down from having the financial capability of buying their essentials, yung pagkain nila, yung mga cage nila, yung mga ganyan,
until yung medical. Dahil tayo dito sa Philippines, nasa developing country tayo, madalas na neglect ito. Yung part kung saan may kailangan silang medical. And sinasabi nila, ay, hindi na yan kailangan. Kaya naman niya, mukhang okay naman siya. Kung kailan mapapansin nilang kakaiba na yung temperament ng aso nila, malala na. My honest opinion na. As a vet student and future veterinarian, nakakalungkot na may mga ganitong klase nangyayari kasi we as vet students study, grind hard for years, 6 years or more, tapos magte-take pa ng boards para lang makuha yung lisensya namin at mag-practice ng tama. Tapos there are other people na basta lang gumagawa ng ganito. Alam kong marami sa atin sa Pilipinas ang reason is financial. Pero guys, isipin nyo na lang yung weight nun doon sa mismong animal. For example, doon sa nangyari sa YouTuber, she also state na madali lang daw makakuha ng vaccine, pwede makabili sa pet shop. From the moment on, yung handling mo ng vaccine doon, mali na agad. May tamang pag-handle po ng vaccines. And professional vets would know that. And I'm really, really sorry. Especially sa mga vet med students na nakapanood po nun, tsaka sa mga professionals. Sorry po. Hindi po ako aware dun sa nagawa ko and kasalanan ko po yun na hindi ako aware. Hindi ako naging responsible enough sa mga binigay kong information. She was apologizing kasi daw parang nagagalit na daw yung vet med people sa kanya. I personally am not angry at her, pero I'm disappointed. Well, close. The fact that she didn't even countercheck or hindi siya fully nag-countercheck ng research about it and hindi siya nag-consult ng vet professional to do this kind of things, it's really irresponsible. Tapos, yung video, it was 3 months ago. Dito na pupunta yung mga vaccine failures, guys, ha? Possible sa incorrect administration and also possible sa mishandling ng vaccine. And also, isa rin, hindi updated yung vaccine. Kasi kailangan mo i-update yung mga ganyang vaccine, especially 5-in-1, annually. Or kumbaga yearly. Kung may mga sinabi siyang information na mali, kung kailan yung right age magbigay ng vaccine sa mga aso, sabi niya 2 weeks, which is mali. Mali po yun. Kung mapapanood niyo yung past video ko about it, it's around 6 weeks po na pwede na i-vaccinate yung mga tuta. Dahil sinabi niya na in 2 weeks, pwede na daw mag-vaccinate ng tuta, I assure you, walang bisa yung vaccine. Kasi ang mga tuta, guys, may mga maternal antibodies pa yan from the colostrum of the mother, and hindi pa humuhupa yun at 2 weeks. Kaya ginagawang 6 weeks kasi, yun yung time na pawala na or pwedeng wala ng maternal antibodies yung tuta. Kasi ang mangyayari doon, kung binigyan mo sila ng vaccine in 2 weeks, walang bisa yung vaccine. Wala. Dahil may maternal antibodies pa siyang present sa katawan niya. So kaya 6 weeks kasi hinihintay po natin mawala yung maternal antibodies from the body of the puppy. And yung vaccines, 6 weeks ang simula until 16 weeks of age. And also yung interval naman nun, nung vaccine, it depends on your vet. Kaya ako palagi na sinasabi sa videos ko, guys, if you are financially capable naman, if you are privileged to have the money, pumunta na kayo sa vet. This is me speaking on behalf of my opinions, guys, ha. Nakaka-alarm yung ganito. Ito yung nakapantulog na ako and everything, tapos bigla ako napavideo na wala sa oras. Isipin nyo na lang, it's very alarming that people are sharing information that are not true, walang scientific evidence, misleading in the internet. Kaya guys, huwag kayong maniniwala agad sa mga napapanood nyo and try to learn or try to background check yung person na pinagkukuhanan yung information or kaya yung mismong website na pinagkukuhanan yung information kung credible ba talaga siya and kung may scientific study ba about it. Facts to yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lang naman to basta opinion lang na pwede mong masuggest o ganun ganyan. Diba? Kaya I always say in my videos, please always ask your licensed veterinarian about your pets. Let this be a lesson to all. And please don't send hate. If you want to comment down your opinions, go comment it down below. And magkaroon tayo ng healthy conversation about this. And also, I am Speaking of opinions, guys, I'm going to recommend to you legit
licensed veterinarians na kilala ko na nandito sa YouTube. Number one is Dogfords. Ayan. Kung nanonood kayo ng Born to be Wild, hindi lang po siya wildlife veterinarian. He also has his own clinic and may YouTube channel rin siya. Veterinary-related videos rin. And also, si Doc Jello TV, isang underrated na vet YouTuber. He produces a lot of good veterinary medicine-related videos. Lalo na if you have concerns about your pets, kung nagsuka, ganun ganyan. They're actually good, reliable source of those kinds of information dahil licensed vets po sila. I'll just put their links down below and go check them out. And also, guys, huwag niyo na makalimutan sa akin. Hintayin niyo na lang ako maging licensed vet, okay? Bigla shameless plug. Oh, I'm still a vet student. So, yung mga magko-consult dyan, please, hinay-hinay lang kasi, guys, hindi pa po licensed. You know that? Minsan nga, dinadoubt ko pa yung knowledge ko. Pero, still studying hard to get that degree. Get that degree? Oh, diba? So, ayun lang, guys. I wanted to share this opinion of mine sa inyo. Nung ginagawa ko yung assignment ko, tapos nakita ko yung story nung kabatch ko, biglang nabuhay yung kaluluwa ko, sis. I'm like, oh my God, ito naman tayo. Lessons learned today. Don't self-medicate and always consult your licensed veterinarian. Please. So, yun lamang, guys. I hope you like this video. And please, don't send hate to the person. I'm doing this to spread knowledge para ma-prevent rin po natin yung mga ginto. Go follow me on my social media accounts. It's at Arah Virtucio. Girl, Arah Virtucio na ako. Hindi na ako Shuffle02. It's Arah Virtucio on Twitter, Instagram, and on TikTok, guys. I do upload on TikTok. Marami akong ina-upload doon na parang medyo vet-related rin. Na-enjoy ko din TikTok, so go check it out. Go subscribe to my channel here if you want to watch my journey as a vet student na maging veterinarian soon. So, yun lamang, guys. Again, Arah. Signing off, your future veterinarian. Let's go!